Noong October 2019, ang North Korean leader na si Kim Jong-un ay ipinag-utos ang demolisyon sa kauna-unang floating hotel sa buong mundo na nasa North Korea. Ang hotel na ito ay kasalukuyang pagmamay-ari ng South Korean company na nabili sa Japan. Dinisenyo ito sa Sweden at ginawa sa Singapore. Pero actually, ginawa talaga ito para sa bansang Australia. Malayo-layo nang nabiyahe nito at maraming bagyo nang pinagdaanan. Pero paano nga ba napadpad ang floating hotel na to sa North Korea? Well, pag-usapan muna natin kung paano ito sinimulang gawin. Noong 1980s, si Doug Tarka na taga Townsville, Australia ay nag-isip ng pwedeng gawing atraksyon sa kanilang syudad para sa mga turista. Ang Townsville ay syudad sa Australia na matatagpuan malapit sa popular na Great Barrier Reef na kilalang natural wonder dahil ito ang may pinakamalaking coral reef system sa buong mundo. Ang original plan ni Doug Tarka ay magkaroon ng 3 permanenteng cruise ship sa buong coastal line ng syudad para mas maging convenient at madali ang access ng mga turista sa coastal reef. Pero nireject itong proposal na to dahil hindi raw siya ganun ka-practical. So dito na pumasok ang panibagong ideya ni Doug Tarka na bumuo ng kauna-unang floating hotel sa buong mundo. Hindi ito katulad sa tipikal na barko na bumabiyahe at may sariling makina para paandarin nito dahil nananatili lang ito sa isang area sa karagatan at kung sakaling ililipat man ito ng lugar, ginagamitan ito ng carrier ship. Ang floating hotel ay may 7 palapag at may 90 meters ang haba. Ang lapad nito ay mas maliit ng konti sa tipikal na cruise ship. Ang Swedish company ang nagdisenyo ng hotel at sinimula ng construction sa Singapore noong 1987. Ang kabuuang hotel building ay nagkakahalaga ng $10 million. Matapos itong mabuo, dinala na ang hotel mula sa Singapore patungo sa Australia, bit-bit ng carrier ship sa layong 4,000 kilometers. Ang floating hotel na to ay pinangalan ng Four Seasons Barrier Reef Resort na nagmula sa 2 stakeholders nito na Four Seasons at Great Barrier Reef Holding Limited. Ang hotel ay nananatili sa ibabaw ng John Brewer Reef, 70 kilometers ang distansya mula sa pampang ng Townsville. Ang loob ng hotel ay may alintulad sa mga tipikal na luxury hotel. Meron itong 200 na mararangyang kwarto, may glowing neon nightclub, gym, sauna, library, conference center at helipad. Kung gusto mo namang mag-tennis, eh mayroong floating tennis court dito. Pwede ka rin mag-swimming sa karagatan o di kaya sa fresh water ng swimming pool. Ang hotel ay perfect place for diving at fishing at maganda rin for underwater exploration. Ang mga guest ay may opportunity na matikman ng fresh ang iba't ibang klase ng mga isda na meron sa Great Barrier Reef. Kung pagmamasdan, ang pagkakaroon ng floating hotel ang isa sa pinakamagandang nangyari sa turismo sa area ng Coral Reef ng Australia. Pero sa realidad, ang hotel ay nagmistulang disaster. Ang Great Barrier Resort ay mukhang maganda naman at maayos, pero alam nyo ba na sa umpisa pa lang ay may mga problema ng kinaharap ito. Tulad na lang sa pag-dispute ng may-ari sa kontrata nito sa Singapore Shipbuilder dahil sa 6 na buwan na delay na delivery ng hotel. Tapos nun dumating ang floating hotel sa Australia, eksakto namang humagupit ang bagyo sa bansa na ang pangalan ay Cyclone Charley. Hinampas ng bagyo ang floating hotel at mabuti na lang ay minor lang ang naging pinsala nito. Kaso dahil sa nangyari ay lalong na-delay ang pagbukas ng hotel dahil sa mga ginawang pag-repair dito. Buwan na ng March ng taong 1988 nung nagbukas ang hotel. Pero dahil sa nangyaring delay ay millions of dollars ang nawalang kita dahil sa mga canceled tickets. Sa opening ng hotel ay dinumog ito ng mga tao, halos 85% ang naukupa. Ang one night stay ay nagkakahalaga sa pagitan ng $550 to $1,100 kada kwarto. Isa sa dahilan kung bakit napakamahal ng presyo rito ay dahil sa mataas na operating cost ng hotel. Hindi kasi katulad sa cruise ship, ang floating hotel ay naka-stay lang sa Great Barrier Reef Marine Park. Ibig sabihin, ang floating hotel ay kailangang sumunod sa mas estriktong environmental standards para maprotektahan ang likas na yaman ng buong Great Barrier Reef ng Australia. Ang ilan sa halimbawa, dapat kailangan walang toxic paint ang mismong katawan ng buong floating hotel. Bukod doon, dapat wala ring anumang dumi ang i-discharge sa karagatan. Sa halip, ang lahat ng dumi at ihi na makukolekta sa hotel ay dapat sumailalim muna sa treatment bago ito itapon sa malayong distansya ng karagatan.
Habang ang mga nakokolektang basura naman sa hotel ay dapat tupukin muna sa apoy bago ito dalhin sa Pampang. Kaya sa ilalim ng main deck ng floating hotel ay matatagpuan ang isang watertight compartment na kung saan dito makikita ang sewage treatment machinery na dito sumasailalim sa treatment ang mga dumi at ihi. Nandito rin matatagpuan ang incinerators na siyang sumusunog sa mga basura. Bukod doon, meron ding malaking conditioning system, diesel generators, repair shop at desalination plant na kayang mga pag-produce ng 152 tons ng fresh water mula sa tubig dagat kada araw. So ito yung ilan sa mga operating costs ng hotel, kung kaya't sobrang mahal ng ticket dito. Hindi lang yun ang gastos ng mga guest, dahil bago silang makarating sa floating hotel, ikinakailangan pa nilang sumakay ng ferry na tinatawag nilang water taxi. Ang biyahe ay umaabot ng mahigit isang oras na nagkakaalaga ng $120. Ang mga mayayaman naman na guest ay may option na sumakay ng helicopter para sa mas mabilis na biyahe pa hotel. 20 minutes lang ang biyahe pag dito ka sumakay na nagkakaalaga naman ng $325. Pagkaraan ng ilang buwan, nagsunod-sunod na ang pag-cancel ng mga guest sa kanilang trip dahil sa masamang kondisyon ng panahon. Bukod doon, marami na rin nagre-reklamo dahil sa malakas na paggalaw ng hotel dahil sa alon na nagdudulot ng pagkahilos sa mga tao. Meron ding mga nagre-reklamong mga guest na hindi mahiling mag-scuba diving at snorkeling ang nabuburyong dahil wala man lang daw ibang live entertainment sa hotel. Ang swimming pool naman ay napinsala ng bagyo kaya pansamantala itong hindi nagagamit. Noong August 1988, isa sa mga sea taxi ferry ay nasunog at marami sa mga pasahero ang lubang nasaktan. Makalipas ang isang buwan, September 1988, ang ilan sa mga guest ng hotel na nag-scuba diving ay may natagpuan na 100 tons ng mga missile sa ilalim ng dagat na ginamit pa noong World War II, kabilang na mga anti-tank missiles na halos 3 kilometers lang ang distansya mula sa hotel. Kumalat sa buong bansang na diskubring mga missile sa ilalim ng kinatitirikan ng floating hotel na lalong nagdulot ng pangamba sa maraming mga parokyano ng hotel. Para maiwasan ang tuluyang paglagas ng kanilang customer, nagbagsak presyo sila sa kanilang ticket na kung dati ay $550 to $1,100 per night ay ginawa na nilang $130 per night at para na yun sa double room. Pagkaraan ng ilang buwan, halos nasa 20 to 25% na lang ang naging occupancy nito. Dahil sa malaki na ang nalulugi sa negosyo, kinailangan ng ibenta ng may-ari ang floating hotel sa Japanese company noong taong 1989. Halos isang taon lang nag-operate ang floating hotel sa Australia. Ang Japanese company na bagong may-ari ng floating hotel ay ibinayay ito sa Ho Chi Minh City sa Vietnam para dito subukin ang negosyo. Noong 1989, inilagi ito sa Saigon River. Nirenovate at pinalitan ang pangalan nito sa Saigon Floating Hotel. Well, mabilis na pumatok ang floating hotel na to sa Vietnam. Ito ang naging kauna-unang foreign invested hotel sa Vietnam na nag-o-offer ng luxurious facilities at services. Noong 1995, ang ticket sa floating hotel sa Vietnam ay umabot sa $335 kada kwarto per night. Sa pananatili ng floating hotel sa Vietnam ng halos mahigit siyam na taon ay naging icon ito sa paglago ng turismo sa bansa. Pero pagtungtong ng taong 1997 ay unti-unti nang naging matumal ang floating hotel dahil na rin sa pagdami ng mga kakumpetensyang hotel, lalo na't marami ang nag-renovate ng mga existing hotel sa Vietnam at marami na rin mga foreign companies ang pumasok sa bansa para magnegosyo sa ganitong industriya. Dahil dito, ang Japanese owner ay nagdesisyon ng ibenta ang floating hotel sa South Korean company. This time, muling ibinihay ang hotel pero dinala ito sa teritoryo ng North Korea. Well, nung mga panahon kasi na yun, medyo nag-i-improve na ang relasyon ng North at South Korea. Noong 1988, pinalitan ang pangalan ng floating hotel sa pangalang Hotel Haegumgang. Nakapwesto ito sa Kumgang Tourist Region na malapit sa DMZ border. Nagsilbi itong tourism experiment ng North at South Korea. Ang floating hotel na to, bagamat nakadaong sa teritoryo ng North Korea, layunin pa rin ito na makaikayat ng mga turista na galing sa South Korea sa pag-asang mas mapalalim pa ang relasyon ng dalawang bansa.
Sa pagitan ng taong 1998 at 2008, ang floating hotel ay naging official venue para sa mga makabagbag damdaming pagtatagpo ng mga pamilyang nagkahiwalay noong Korean War, na kung saan ang mga South Koreans na may mga kamag-anak sa North ay dito nag-reunion. Pero noong 2008, nagkaroon ng di inaasahang insidente dahil isang South Korean tourist ang pinatay ng North Korean soldier sa loob mismo ng floating hotel. Dahil dito, ipinagbawal na ng gobyerno ng South Korea ang pagbisita sa floating hotel sa Kumgangport ng North. Mula noong nangyari ang insidente, ang floating hotel ay tuluyan ng nilangaw at iniwan na lang itong nakatiwangwang at inabandona sa pampang ng North Korea. Sa paglipas ng panahon ay unti-unti na itong kinakalawang at nabubulok. Noong taong 2019, binisita ni Kim Jong-un ang site ng floating hotel. Marami siyang pinuna sa itsura nito na bukod sa napakaluma raw ng disenyo nito ay halos bulok-bulok pa raw. Kaya naman naglabas siya ng order na i-demolish na itong floating hotel upang mapalitan na ng mas moderno. Gayunpaman, naudlot ang planong demolisyon dito dahil sa nagdaang pandemic. Kaya naman hanggang ngayon ay nananatili pa rin nakatindig ang floating hotel sa Kumgangport ng North Korea.